Viva pong Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo, dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva pong Jesus Nazareno. Ihanda ang ating sarili sa pagdating ni Jesus. Siya ang ating kaligtasan, alay ng Diyos Satanas. Sabay-sabay. Viva pong Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo, dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva pong Jesus Nazareno. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, amen. Ang pagpapala ng ating Poong Jesus Nazareno, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisang atid ng Espiritu Santo naway laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magandang hapon po, mga kapatid. Tayo po ay nasa kalagitnaan na ng buwan ng Disyembre at maging ng panahon ng Adbyento. Bukas ay sisimulan na po natin, actually mamaya, ang anticipated simbang gabi, ang siyam na araw nating paghahanda kasama ang mahal na ina sa pagdating na muli ng Mesiyas, ang Poong Nazareno. Pagdasal po natin ang kaligtasan ng lahat ng mga naglalakbay, ang lahat ng mga estudyanteng nasa bakasyon na, ang kagalingan ng mga may sakit, lahat silang di natin makakasama ngayong Kapaskuhan. Maging ang intensyon ng lahat ng mga chemists at mga dental technologists at mga aeronautics engineers sa kanilang pagbo-board exams upang sama-sama tayong mabiyayaan na Diyos ng muling darating. Hingin natin sa Kanya sa tulong ng bawat isang kapatawaran sa lahat nating nagawang kasalanan. Panginoon, sa maraming pagkakataon na kami naging abala sa maraming bagay maliban sa iyo, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Sa hindi namin paghahanda ng aming sarili upang ikaw ay lubusang patuloyin at tanggapin, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. At sa hindi namin pagtulad sa iyong ginawa, ang pagpapakumbaba upang mabigyang buhay at pagpapala ang iba. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating kasalanan at ihatid tayong lahat sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, loobin mong lubos naming gawin ang paghihintay sa pagdating ng iyong anak. Mangyari nawa ang kanyang itinuro bilang tagapagligtas kapag siya'y aming sinalubong ng may mga ilawang nagniningas. Hinihiling namin ito sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ganito ang sabi ng Banal ng Israel, ng Panginoon mong sa iyo'y tumubos. Ako ang Panginoong iyong Diyos. Tuturuan kita para umunlad. Papatnubayan kita saan ka man pumunta. Kung sinusunod mo lang ang mga utos ko, ang pagpapala sana'y dadaloy sa iyo. Parang ilog na di natutuyo
ang agos. Tagumpay mo sana ay sunod-sunod. Parang dating ng alon sa dalampasigan. Ang lahi mo sana'y magiging sindami ng buhangin sa dagat. At tinitiyak kong hindi sila mapapahamak. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang sumusunod sa puon ay sa liwanag hahantong. Ang sumusunod sa puon ay sa liwanag hahantong. Mapalad ang taong hindi naaakit niyong masasama upang sundan niya ang kanilang payo't maling halimbawa. Hindi sumasama sa sinumang tao ang laging adikay, pagtawanan lamang at hamak-hamakin ang Diyos na dakila. Nagagalak siyang laging magsaliksik ng banal na aral. Ang utos ng puon, siyang binubulay sa gabi at araw. Ang sumusunod sa puon ay sa liwanag hahantong. Ang katulad niya'y isang punong kahoy sa tabing batisan. Sariwa ang dahon, laging namumunga sa kapanahunan. At anumang gawin ay nakatitiyak na magtatagumpay. Ang sumusunod sa puon ay sa liwanag hahantong. Ngunit ibang-iba ang masamang tao, ipa ang kawangis. Siya'y natatangay at naipapadpad kung hangi umihip. Sa taong matuwid, ang Panginoon ang siyang mag-iingat. Ngunit kailanman ang mga masama ay mapapahama. Ang sumusunod sa puon ay sa liwanag hahantong. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Ang Panginoon'y darating, siya'y ating salubungin, siya'y kapayapaan natin. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin ang pagpapahayag ng mabuting balita ni Jesucristo ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, sinabi ni Jesus sa mga tao, sa ano ko nga ihahambing ang mga tao ngayon? Katulad sila ng mga batang nakaupo sa liwasan at sumisigaw sa kanilang mga kalaro. Tugtugan naman namin, tinugtugan namin kayo ng plauta, ngunit hindi kayo sumayaw. Nanambitan kami, ngunit hindi naman kayo tumangis. Sapagkat naparito si Juan na nag-aayuno at di umiinom ng alak, at sinasabi nila, inaalihan siya ng demonyo. Naparito ang anak ng tao na kumakain at umiinom, at ang sabi naman nila, masdan niyo ang taong ito, matakaw at palainom, naglalasing, kaibigan ng mga publikano at ng mga makasalanan. Gayunman, ang karunungan ng Diyos ay napatutunayang tama sa pamamagitan ng kanyang mga gawa.
ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang hapon pong muli sa ating lahat. At maraming salamat po sa inyong pagdalo sa ating banal na misa ngayong ikalawang biyernes ng Adbyento, ikalawang biyernes ng bagong taon sa simbahan, at ikalawang biyernes din sa buwang ito ng Disyembre, if I'm not mistaken. At any rate, kakaunti ho tayo ngayon dahil tiyak marami hong ganap ang mga tao. Marami na hong Christmas parties, marami hong mga Christmas rush, marami ho ang abala sa iba't ibang bagay sa paghahanda para sa Pasko. Well, wala naman ng masama. Ito ho'y kinaugalian na nating mga Pilipino, lalo pa na mamaya po meron na hong mga anticipated simbang gabi masses. Bukas, simula na po ng Aguinaldo or Misa de Gallo masses. At siyam na araw po nating gagawin yan. Ngunit, napakagandang paalala po sa atin ng Panginoon, maging sa ating pagbasa mula kay San Mateo, na harinawa ang lahat nating paghihintay at paghahanda ay hindi mauuwi sa wala, kundi sa tunay na layunin ng panahong ating hinaharap. Bakit kanyo? Kasi ho, pwede tayong maghanda para sa Pasko. Ang tanong, ipinaghahanda ko rin ba si Kristo? Pwede tayong maghanda sa Pasko. Ang tanong, napaghahandaan ko ba mismo ang Panginoong Hesukristo? It does not necessarily follow. We can be busy preparing for Christmas, but not necessarily for Christ. What do I mean by that? Anong ibig ko sabihin? Yun nga ho, aligaga tayo para sa Pasko. No? Christmas party, gift-giving, anong ating susutin para sa Pasko, anong ibibigay, pamasko, anong palamuti na hindi katulad ng dati, yung mga hindi nagawa nitong nakaraang mga during the pandemic period, pilit nating paggagawin, babawi tayo ngayong Pasko ng 2023. Abala tayo kung saan tayo pupunta o sa anong ating gagawin ngayong Pasko. Ngunit ang tanong, ito ba ay paghahanda ko rin para kay Kristo? Well, pwede ho natin gawing katwiran yan. Ano pala, Father, ang Pasko, di ba birthday ni Jesus Christ? Opo, no question about that. But the thing is, baka ho tayo malunod at maging abala sa paghahanda sa Pasko, ngunit hindi talaga sa Panginoong Hesukristo. Anong ibig kong sabihin? Kasi ho, balikan natin yung unang Pasko. No? Yung unang Pasko, si Kristo ang dumating at sa kanyang pagdating, He came empty-handed. Wala siyang dala. Kung may dala man ho yung mga bumisita at dumalaw sa kanya, ang mga pantas, wala naman siyang ipinalit. There was no exchange gift at all. Father, totoo ba yan? Ba'y di ba ho, may regalo ang mga pantas na dumalaw sa poong Jesus Nazareno nang isinilang sa sabsaban. Ngunit siya nang dumating, walang dala anuman. Kung meron man, pag-ibig, kapayapaan, liwanag sa sanlibutan. Mga bagay, katotohanan na hindi masusukat, hindi mabibili, hindi mabibilang, at hindi rin mauubos, at hindi rin mawawala. Kasi ho, baka tayo manatili lang sa ganoong konsepto na pagdating ng Pasko, kailangan meron akong bagong damit. Kailangan meron tayong masarap na pagkain. Kailangan masaya ang Christmas party. Kailangan meron tayong bonus. E narinig ko sa marami sa mga government employees, Father, nga. Meron na sila sinasabi mga Magna Carta. Hindi ko alam yon. Pero wala pa daw silang bonus. Ate ko, government employee, kanina ho, nagmisa ako sa public school, may lungkot ang mga
kawanin ng pamahalaan kasi wala pa daw hong bonus. At napansin ko rin ho, kung kayo ay magmamasid, titingin sa kapaligiran, walang bitbit ang mga tao. Walang mga dala. Dati ho, hindi magkaugaga. Alam niyo yun? Hindi magkaugaga sa dami ng mga regalo, ipamimigay at tinanggap. Pero ngayon, wala. Habi, well, pwede ho natin sabihin, Father, napakaaga pa, may one week pa. Next week ang kasagaran ng mga Christmas parties. Well, fine. Okay ho. Pero bantayan ninyo. Bantayan ninyo. Marami bang regalong tatanggapin tayo? Yung bang inaasahan nating dating kapaskuhan, eh madadagdagan, yung hindi natin tinanggap sa mga nakaraang Pasko, tatanggapin ba natin at tatamasahin ba natin ngayon? Now, nababanggit ko ito sa atin at napagninilayan natin nang sa gayon, mas lumawak po yung ating pananaw na hindi naman kailangang maging masagana ang Pasko. Pinaghahandaan ang Pasko. Ngunit, baka ho nakakalimutan nating higit na paghandaan at hintayin ang dahilan ng Pasko, ang Panginoong Hesukristo. Kasi ho, kung tayo'y malilimita doon ho sa ating dating konsepto, bagong damit, may exchange gift, nag-uumapaw ang pagkain. Last week pa lang ho, nagkwento na ho yung aming cook. Naku, Father, ang mahal na ng mga bilihin, hindi pa nagsisimbang gabi. Mahal na ang mga bilihin. Paano na pagdating ng Pasko? Lalo pa. So, sana ho, hindi doon nalilimita yung ating pagdiriwang ng Kapaskuhan at ng kapanganakan ng Panginoon. Kundi higit at dapat sa Panginoong Hesukristo. Na kahit sabihin natin, wala akong matanggap na regalo, tuloy ang Pasko. Kahit hindi naging masaya, walang Christmas party, walang masyadong bonus, padala, regalo, masaya pa rin ang Pasko. Kahit sabihin natin, hindi bago ang suot ko, dati pa rin, ni-reformulate lang, ang may tawag ho doon eh, parang ni-reconstitute o reinvented, no? Yung dating pantaas, pinambaba. Yung pambaba, pinantaas. Something like that. It's a challenge of creativity. Masaya pa rin ang Pasko. Dahil kahit wala ang lahat ng mga material na bagay na ito, tiyak ang pagdating ng Panginoong Hesukristo. At sa pagdating niya, meron ho siyang higit na mas mahalagang bigay. Hatid para sa ating lahat. Ang kasiguraduhan na sa gitna ng kadiliman may liwanag. Sa harap ng kaguluhan, hatid niya'y kapayapaan. Sa pamilyang hindi nagkakasundo, nagkakasama ng loob, may pagkakataon pa rin para muling magkapatawaran. May pag-asa sa harap ng mga kabiguan. May langit habang tayo'y nasa lupa pa lang. May Diyos na dumarating upang tayong mga tao ay Kanyang makapiling. Ito ho, ang higit nawa nating pagpahalagahan, ang paghahanda at paghihintay sa Panginoong Hesukristo. Higit pa sa Pasko. Nang sa gayon, wala man hong Christmas party, konti lang ang regalo, wala man akong take home, bit-bit, bonus or what, masaya tayong magpapasko. Dahil ang Panginoon, tutuparin pa rin ang pangako niya na siya'y muling paririto. Amen. Magsitayo po ang lahat.
Minamahal kong mga kapatid, may pananampalatayang ilapit natin ang ating mga kahilingan sa Diyos Ama na nagnanais na ang lahat ng tao ay magpaunlak sa kanyang paanyaya sa pagdating ng manunubos. Ang ating tugon, Panginoon, ilapit mo kami sa iyo. Panginoon, ilapit mo kami sa iyo. Ang simbahan dito sa lupa naway magpatuloy sa paglago at manghikayat ng higit na maraming tao sa piging ng kaharian. Manalangin tayo. Panginoon, ilapit mo kami sa iyo. Ang mayayaman at gayon din ang mahihirap naway hindi humanap ng mga dahilan upang maiwasan ang tawag ng kaharian. Manalangin tayo. Panginoon, ilapit mo kami sa iyo. Tayo naway tumugon ng tapat sa panawagan na magsisi sa kasalanan. Manalangin tayo. Panginoon, ilapit mo kami sa iyo. Tayong lahat naway magtalaga ng ating mga sarili sa pagtataguyod ng layunin ng kaharian. Manalangin tayo. Panginoon, ilapit mo kami sa iyo. Ang mga yumao naway mamuhay sa tahanan ng Panginoon at magdiwang sa piging ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon, ilapit mo kami sa iyo. Pagdasal po natin ang lahat ng mga naglalakbay, silang papauwi sa kanilang mga mahal sa buhay sa panahon ng bakasyon ngayong Kapaskuhan. Makarating nawa silang ligtas at maging makabuluhan nawa ang lahat nilang pagsasama at pag-iisa. Manalangin tayo. Panginoon, ilapit mo kami sa iyo. Kasihan mo po ang lahat naming paghahanda para sa Kapaskuhan at sa pagsilang ng aming manunubos ang Panginoong Jesucristo. Maging silang mga naghahanda para sa tagumpay ng paghahanap trabaho, ang lahat ng mga chemist at mga dental technologists at mga aeronautics engineers sa kanilang board exams, ang pagsasama at reunion, pagtitipon ng bawat pamilya. Ang lahat nawang ito ay maging makabuluhan, puno ng pagpapala at tagumpay. Manalangin tayo. Panginoon, ilapit mo kami sa iyo. Sa gitna ng kaguluhang patuloy na nangyayari sa buong mundo, nawa ang iyong kapayapaan, Panginoon, ang siyang mamayani din sa isipan at damdamin ng lahat ng mga pinuno ng mga bansa, kaligtasan para sa kanilang mamamayan. Manalangin tayo. Panginoon, ilapit mo kami sa iyo. At para sa kagalingan ng mga may sakit at ng lahat nating mga kahilingan, manalangin tayo. Panginoon, ilapit mo kami sa iyo. Sa katahimikan, ating pong ipagkatiwala sa Panginoon ang ating mga personal at pamilyang pangangailangan. O Diyos, Ama naming makapangyarihan, inaanyayahan mo kami upang makasama mo sa iyong kaharian. Sa aming pananalangin para sa aming kapwa, tulungan mo kaming maisama sila sa piging na iyong inihanda. Sa pagsalubong namin sa iyong anak na si Jesucristo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Panginoon, aming handog ang tinapay at alay ng bayang umaasa sa pagdating mo. Gayun din aming inanda ang aming puso upang dito'y manahan ka sa pagdating mo.
makapagsitayo po ang lahat. Manalangin tayo, mga kapatid, upahinto ang ating nakayanan, kasama ng lahat nating mga intensyon, kahilingan, pasasalamat, at mga taong ipinagdarasal ay maging kalugod-lugod nawang lahat sa Diyos na makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming mga panalangin at alay. Sa anumang kakulangan ng aming abang nakayanan, nawa ang pag-ibig mo ang magbigay kapupunan. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya'y sinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang hayagang muling pagdating, ang pakikisama niya ay puspusang nagniningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosanna, hosanna sa kaitaasan. Hosanna, hosanna sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosanna, hosanna sa kaitaasan. Hosanna, hosanna sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad nang sabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad na ang sabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin." Ito
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak na buhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesus na iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Lingapin mo, Ama, ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco, ang aming Santo Papa sa Roma, ni Jose na aming Arsobispo dito sa Maynila, at lahat ng obispo at kaparian at ang iyong piniling sambayanan. Alalahanin mo ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang muling mabubuhay. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, ang Ina ng Diyos, ang Nuestra Señora de la Buena Hora, ni San Jose, ang kanyang banal na esposo, ni San Juan Bautista, aming patron, at ng lahat ng mga apostol, martir at banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Bilang magkakapatid na naghihintay sa muling pagdating ng Panginoong Jesucristo, sama-sama nating awitin ang panalangin tinuro niya sa atin. Sumasalangit ka, sambahin ang mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa sa tukso
at iyagya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin, Panginoon, iadya mo kami sa lahat ng masama. Pagkaloba ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabika ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang siyang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaang hatid at hangad ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Jesus came empty-handed. Nagkatawang taong is ang Panginoong Jesus nang walang dala. Sa halip, ang sarili niya at kapayapaan ang bigay niya. Kaya't gawin ho nating makabuluhan ang Pasko, ang pagsilang ng Panginoon sa paghahatid ng bigay niya at pagsasalo-salo. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nagkaalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagkaalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nakaalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito si Jesus, ang Kordero ng Diyos. Siyang dumating noong unang Pasko at muling babalik upang tuparin ang ating paghihintay. Mapalad tayong lahat na sa Kanya ay sasalubong. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ihatid nawa tayo ng katawan na tugo ni Kristo sa buhay na walang hanggan. Amen. Ang katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago mali sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Kay gulo na nga ng mundo, hirap
hirap, sakuna at lungkot. Kaya't sama-sama tayong manalangin dahil darating na ang Pasko. Panginoon, halina at pumarito ka sa gipin mo ang bayang ikaw ang pag-asa gabay ng mga mahirap. Panginoon, hiligtas mo ang iyong bayan. Di ba't kaysaya dapat ng Pasko kung bawat pamilya ay buo? Kaya't idalangin natin ang bawat tahanan bago sumapit ang Pasko. Panginoon, halina at pumarito ka sa gipin mo ang bayang ikaw ang pag-asa gabay ng mga mahirap. Panginoon, iligtas mo ang iyong bayan. Panginoon, iligtas mo ang iyong bayan. Available pa rin po ang ating official na kalendaryo 2024. Maaari kayo magtungo sa Finance Office. Ang oras ng Finance Office ay ang mga sumusunod. Kapag Lunes hanggang Huwebes at Sabado, ikawalo ng umaga hanggang ikalima ng hapon. Kapag Biyernes at Linggo, ikalima ng umaga hanggang ikawalo ng gabi. Meron po tayong mga booth na malapit sa BPI, Quezon Boulevard Entrance at Cardinal Sin Building. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo.
Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa iyong banal na salo-salo, ay turuan mong kumilala sa layunin ng iyong mga nilikhang bagay na siyang dapat naming gamitin upang kami ay sumapit sa iyong piling. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Magsiupo po tayo saglit, maaga pa naman. Simula na po ng simbang gabi mamaya, anticipated, Misa de Gallo bukas ng madaling araw. Tayo po ay hinihikayat na samahan ng ating mahal na Inang Birheng Maria sa pagsalubong, paghihintay at paghanda sa darating na Mesiyas, ang Panginoong Jesucristo. Kaya sana po ay kumpletuhin natin ang siyam na araw, nobenaryo ng paghahanda, pagsalubong sa Panginoong isisilang. Kung hindi po tayo makasimba sa gabi, tiyak meron pa rin yung madaling araw. Kung sa madaling araw, hirap po tayo dahil may Christmas party o may Pasok, ang misa po sa buong maghapon ay para na rin paghahanda sa Panginoon. Kaya kung tutusin, wala po tayong excuse not to complete and not to celebrate the Aguinaldo Masses. Sa madaling sa gabi, anticipated mass, sa madaling araw, o kaya'y sa maghapon. Sikapin ho natin nang sa gayon, sa ating taunang simbang gabi, tunay nating muling maihanda ang sarili sa Panginoong darating. At kasabay po ng paghahandang ito, sana ho'y bigyan pansin natin ang paanyaya ng simbahan na magbalik loob, makapangumpisal. At ikatlo, dagdagan po natin ang kawang gawa, ang kabutihan, na tulad ng Panginoon, tayo na ang lalapit, tayo na ang darating, hatid ang kanyang kapayapaan upang ibahagi at ihatid sa iba. So kayo na ho ang magparamdam sa mga walang kibo, sa mga ayaw mamansin, sa mga di natin nakasundo o nakaalitan din the past, problema na nila kung ayaw nilang sumagot. Basta ang mahalaga, nagpakumbaba po tayo tulad ng Panginoon sa kanyang pagkakatawang tao. Magsitayo po tayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ating tanggapin ang pagbabasbas ng mahal na poon. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan po ninyo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong masaganang katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may pasasalamat at utang na loob na tinatanaw. Basbasan mo po ang lahat nilang mga dasalin, dasalan at imahing daglay at lahat ng mga taong kanilang ipinagdadasal. Nawa ang lahat ng ito ay magpaalala sa amin sa binyag kung saan kami nangako na ikaw ang pakamamahalin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lagi ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating banal na misa, humayo tayo at patuloy na paghandaan ang Diyos na darating. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay salisag ng aming kaligtasan.
Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ninunwalhati ka namin. Sabay-sabay. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,